Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun tayo muli nandito sa ating video reaction o sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, just in matapos natuklasan abogado ng Arabo, Senator Tulfo na sampulan si David Castillon sa Senado. At yun, i-play na natin gano'n nilalaman ito mga kabalita. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang abogado ng agency ni Jolie Viranara na si David Castillon. Nabuking abogado pala ng mga Arabo. I've received information na ikaw daw ay mga ang abogado ng mga Arabo. Sandali lang, patapusin mo ako. Yes. Alam ko, siguro tikom lang ang bibig ninyo na maraming kliyente ito na mga Arabo. Tama ba o hindi? Mr. Chay, yung trabaho ko lang po talaga. Tama ba o hindi? Ma'am, you don't have to kiss their ASS, okay? No, I'm not kissing their ASS. Okay, ang gusto ko mangyari, hindi na siya mabigyan ever again ng lisensya. Nag-isa sa kanyang sariling mantika ang abogado ng agency ng sawing OFW na si Jolie Viranara na si David Castillon. Matapos matuklasan ng mga senator sa pagdinig sa Senado na siya pala ang tumatayong abogado sa mga Arabo na nagmamay-ari ng recruitment agency sa Pilipinas. Matatandaan na sinabi ni Senator Rafi Tulfo na nabudol-budol umano siya ng naturang abogado matapos itong magpakilala sa unang pagdinig sa Senado na siya ay maka-OFW at pinagtatanggol niyang mga ito. Subalit ang katotohanan pala, karamihan sa kasong isinampa ng mga kawawang OFW sa amo nito at mga recruitment agency ay ipinatalo niya di umano. Tila binalatang sibuyas ang nangyari sa abogado ng agency matapos pagtulungang batikusin ng mga senador ang naturang abogado dahil sa di umano'y mga kasinungalingan na sinasabi nito sa pagdinig sa Senado. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento patungkol sa balitang ito at ayon pa sa kanila. Yan ang tunay ng mga senador. May nagtrabaho sa kanilang tungkulin. Tama lang nagisahin ang mga ganyang klaseng abogado. Ipakulong lahat ng mga tao na iyan, please, at tanggalan ang esensya. Mga walang puso ang mga tao na iyan. Sana po ay magkaroon ng batas o agreement ang Pinas at mga bansang pinagtratrabahuan ng ating mga OFW na tratuhin silang manggagawa na may patas na karapatan at batas di bilang isang dayuhang manggagawa. Kaya po kasi maliit ang tingin sa ating mga bayani dahil wala silang sapat na karapatan, lalo na sa mga walang konsensyang Arabo, Singaporean, Chinese at iba pa. Sana naman ma-challenge rin yung mga ibang senador na pabalik-balik na ibinoto ng mga taong bayan para magsilbi sa taong bayan. Sana galingan rin nila yung kanilang performance. Puso makamasa ang hangad ng mga pobre. And go! My office have received information na ikaw daw ay mga ang abogado ng mga Arabo. Sandali lang, patapusin mo ako. Yes, Mr. Chair. Na ang mga nire-represent mo, ilan ang nire-represent mong recruitment agencies? Hindi ko po alam yung eksaktong bilang, Mr. Chair, pero more or less mga 100 po, Mr. Chair. 100? Yes po, okay. Mr. Chair. And karamihan doon, pagmamayari ng Arabo na kinagamit ang mga Pilipino bilang mga dummies. And it is common knowledge in the industry. Remember, you're under oath. Okay? Yes, Mr. Chay. Yung tama ba o hindi? Mr. Chay, yung trabaho ko lang po talaga. Tama ba o hindi? Hindi ko po yan masagot, Mr. Chay, kasi kaso lang po talaga sa akin ang ibinibigay at yun lang po ang inaasikaso ko, Mr. Chay. Okay, dahil pagka hindi mo inamin, lahat yung mga board of directors ng recruitment agencies na nire-represent mo, patatawag ko rito, titignan natin kung may capacity sila o ability sila magtayo ng recruitment agency. Kasi Mr. Chair, pagka may nagre-refer po ng kaso, hindi po ako nagtatanong sa akin po kung ano po yung case. Abogado ka, hindi ka nagtatanong kung sino-sino may-ari. Yung pong nire-refer po sa akin na case, Mr. Chair,
yun po ang inaasikaso. Magpapasagot lang po sila ng answer about the case. Yun po ang ginagawa ko. Pero hindi mo alam na mga Arabo ang financier ng mga yan? Hindi po ako nagtatanong, sir. Kasi minsan yung mga... Abogado. Yung pagka nagbibigay po sa akin, Mr. Chair, ng case, ano ba sasabihin sa akin, attorney, meron kaming case sa NLRC, o pwede bang matingnan mo yung kaso, then magpapagawa lang po ng position paper. Then tinitingnan ko lang po dun po ako sa kaso kasi hindi po talaga ako nangimasok po dun sa kung ano po ang... Mr. Chair, it might be tedious for this committee to summon all the incorporators or board of directors of the recruitment agencies that he represents. Siguro, pag-usapan lang natin ng DM the Department of Migrant Workers, na suriin mabuti lahat yung mga recruitment agencies na re-represent nitong abogadong ito, at tingnan mabuti kung merong talagang capability na magtayo ng recruitment agencies. Kasi alam ko, siguro tikom lang ang bibig ninyo, na maraming kliyente ito na mga Arabo ang behind dito sa mga recruitment agencies na ito. Mm-hmm. Alright. Ms. Rucas? Yes po, Mr. Chair. As a psychologist po, I had my MA. Wala pa po akong tanong. Ay, sorry. Meron ka bang gusto sabihin? Wala pa naman meron, ako tinatanong. Sorry po, sorry. Gano'n ka nakatagal dyan sa industriya ito? Mag-6 years po. 6 years lang? 6 years and you accumulated 12 cases in the span of 6 years? Actually, 7 na lang po, Your Honor. Oh, 7, assuming. 1 case per year, approximately? Well, actually po, compared to other agencies, kasi day-to-day hindi namin hold po yung mga anong problema na it will arise po sa aming day-to-day na ano. It so happened lang po na... Meron kang ginagamit ka lang dami dyan sa Catalyst? No. Arabo ang financier mo? Actually, nung pinanel po ako dito to get this ano, is actually, I am also a child of an OFW, and Catalyst meaning is... I want to be an advocator of the change of the lives of many. Kasi po, to be honest, kung hindi nag-abroad yung mother ko, I cannot have a decent life. Hindi ako mapapaaral sa university ng ano, yung hindi namin ma-afford po. Madam, sorry. Goy, baka pati ako mapaiyak sa'yo. Tama na muna. Pero nabanggit mo kanina, you're a psychologist. Yes. Psychology is the study of human behavior. Yes po. So if you're a psychologist at pinagmalaki mo, MA ka pa, dapat nalaman mo na yung mga behavior ng mga employer na pinapadalahan ninyo ng inyong mga workers na para nakapag-come up kayo ng mga polisiya na to prevent yung mga abuses na yan. I understand. You should have caught that, na ito pala yung mga ugali ng mga Arabo na pinapadala natin OFW, then come up with the policy. A psychologist ka, di ba? Yes, I understand. I understand po, Your Honor, but the problem is not regarding with the employer. The perpetrator is the son of the owner po. No, hindi lang dito, kundi maging sa mga... iba pang makaso. O sige, sa saan? Yes. Kaya nga dapat, psychologist ka, dapat inirecommend mo noon pa na isilalim sa isang neuropsychiatric exam. Kasi psychologist ka, di ba? Yes po. Dapat nanggaling to sa iyo, hindi sa isang tulad ko na hindi ako psychologist. Dapat nanggaling sa iyo na dapat isailalim, dahil paulit-ulit naman pala nagkakaroon ng kaso, pagmamaltrato, itong mga amo ng aking mga worker, isailalim natin silang lahat next time sa isang neuropsychiatric exam. You didn't do that. So, I definitely understand where you're coming from, Your Honor, but I think neuro exam, halimbawa yung neuro exam is administered by a psychiatrist. Tanggal mo na yung face mask mo para makita yung kaganda. Hindi ikaw, ibig sabihin, isasuggest mo para gawin na mga employer doon sa Kuwait at magsasubmit sila ng dokumento na ipasa nila yung psychiatric exam. You would suggest, not you doing it. I didn't say. Like, that's a very good school. And I had my master's in De La Salle University as well. Manila. De La Salle, Manila. Yes. Very good. Good schools. Ha? Kaya ka pala naka-green. Kaya ka pala magaling mag-English. Ako, Tagalog lang. Pasensya na. Pero wag ka na umiyak ha. Baka mamaya pati kami mapayak dito. Kasi natatakot ako. It's my first time po na maganito. Kasi hindi naman po ako ang violator, Your Honor. In a way, kayo po ay may kinalaman dito dahil naging pabaya po kayo. Kaya nga sabi ko, ako masusunod. Dapat kasi kayo po ay, sorry mama, kayo po ay dapat makulong. Dahil marami na pong violation pala ang inyong agency. At sabi nyo, pito? Pito. So, cases po. Kaya nga, so paulit-ulit ng pito. Sana hindi namapot pito. Sana doon pa lang sa pangalawa na stop na. So, bakit naging pito? Naging pabaya kayo. Kasi po, naging pabaya, hindi pa dumami yun. Your Honor, kasi po minsan, yung pag-update is, doon po minsan is mapending. Pending yung updates, but we already addressed the concern. No, na-answer no, na no, 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 no.
Ito from experience, ano? Ilan taong ka? 42 years old po. Ah, 40. So, 20 years old ka pa lang siguro. O baka teenager ka pa lang. Ako yung nasa public service na tumutulong sa mga FWs. Ang problema ay yung tinatawag kong monitoring. Yung tinatawagan yung mga FWs, tinatanong, kumusta ka na dyan? Anong kalagayan mo? Yun lang yun eh. Minomonitor. Kasi kung meron kayong proper monitoring system, hindi mangyayari mapigilan o mabawasan yung pang-abuso at yung mga FWs. Your Honor, let me, actually, upon checking po, the, ano, yung, kasi, I also work as a counselor for, rape victims for stowaway women. That's my first job as well as clinical counselor. Yes, that was also as well as one of my charities right now. Kasi I want to help also yung sa mga kababaihan po. Kasi I'm also a mother. Ma'am, I'm not questioning credentials. Okay, impeccable yung credentials mo as far as I'm concerned. Basta mga sinasabi mo. Ang sinasabi ko is, sana yung mga credentials mo, yung mga sinasabi mo, you should put it in action. Hindi puro salita lang. Diba? Dapat, yung monitoring, very important yun. Diba? Lalo pat 7 beses na pala kayo nakasuhan. Hindi nyo sabi na dating sa 7 at nagawa nyo ng paraan na ma-address yung issue, kung ano yung common issue, bakit nagkakaso ang isang OFW laban sa kanilang mga employer, laban sa inyo. I'll tell you, kadalasan na problema ng mga OFWs, and you si Kakdak can attest to this, and Mr. Arnel Ignacio, dahil sila yung palagang takbuhan. Tatawag ng OFW sa FRA. FRA, walang sasagot. Kung may sasabihin pa, magtiis-tiis ka. Pumunta ka dito para magtrabaho. Magtiis ka. So yan. Pangalawa, gumagawa ko ng istorya, pwede ba naman gagawin ng amo mo yun, ang bait-bait ng amo mo? Dalawa na yun. Pangatlo, babagsakan ng telepono. Ay, busy kami. Mamaya ka lang tumawag. Pabagsak. Anong gagawin ng OFW? After na, hindi nyo kinausap, tatawag sa Polo. Tatawag ngayon sa recruitment agency local, and then tatawag sa relatives. Marami sa inyo mga FRA, sa mga FRA counterpart nyo, FRA ka di ba? Dito ka sa domestic. Marami sa FRA. PRA po. PRA, okay. Marami sa FRA at saka PRA, magkaisa lang may-ari. Damis nga. Kaya sabi ko maglinis. Believe me, believe you. Ang dami dyan mga damis. Kaya kanina, kung mali ako, then I stand corrected. Sa akin palagay, akala ko kanina, ikaw ay dami. No, I'm not. Okay. Then, if you're not, okay, as you say so. Your Honor, let me talk po. Actually, together with the DMW, they had done their best as well. Regarding the monitoring as well, yun nga lang is, we cannot make it perfectly po yung system. Ma'am, you don't have to kiss their ASS, okay? No, I'm not kissing their ASS. Okay, ma'am, sabi mo lang yung mga tanong ko. Sabi mo lang yung mga kamalian ninyo na ikukorek mo. Yun ang pag-usapan natin. Huwag mo na silang kampihan pa para sila ay maging lenient to you. No, I'm not, ano po. I'm just, okay. Ano so, po. Anyway, ikaw po ay nakansila na. So, nakansila na DMW, yung lisensya. So, ang gusto ko mangyari, hindi na siya mabigyan ever again ng lisensya. Can you see to it, DMW? Never ever again na mabigyan siya ng license to operate. Yes po, Mr. Chair. In fact, yung mga nauna po, yung kay OFW de Mafilis, OFW Villaviende, kansilado na rin po niya hanggang ngayon, hindi po nakapagawa. And you better watch out na baka mamaya gagamit siya ng dami. Apo. You better watch out. You have to screen, you have to vet thoroughly yung mga aplikante. Apo. Para masiguro na hindi ito mga dating violators at nagpalitan ng pangalan o gumamit na ibang tao. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento tungkol sa video na ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-iwan ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video na ito. At yun na nga mga kabalita natin na kung saan itong ating mga senador nga na si Senador Rapi Tulfo nga na kung saan ay talagang ginigisa nga yung mga syempre mga namumuno dyan sa humahandle nga dito sa ating mga OFW nga mga kabalita natin na paulit-ulit lamang na naaapi o paulit-ulit lamang syempre minamaltrato dyan sa ibang bansa ng mga kabalita natin na kung saan ito ang tinatalakay dyan sa investigasyon ng ating mga senador mga kabalita natin na kung saan nga nais na palutangin nga yung mga kabulukang ginagawa nga ng mga syempre ng mga humahawak
no, ng mga kaso o umahawak sa ating mga OFW nga, mga kabalita natin na kung saan eh, paulit-ulit lamang sila nakakaranas ng iba't ibang klaseng pang-aapi dito sa ibang bansa nga, mga kabalita natin. Nakakalungkot isipin sapagkat eh, pag humihingi sila ng tulong eh, talagang eh, pinapasa-pasa sila. At minsan nga eh, mas ninanais na lang ng mga OFW na manahimik na lang nga sapagkat eh, alam nila eh, tila ba eh, wala silang maaasahan na mahihingaan nga ng maayos na tulong dito nga, no, sa mga humahandle o sa mga humahawak nga sa mga OFW. Yan ang talagang pinupunterya ngayon dyan, no, sa investigasyon dyan ng ating senador na si Rafi Tulfo at syempre mga kasamang senador dyan, mga kabalita natin. At yun, mga kabalita natin, kayo nang bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento dyan. At yun, mga kabalita natin, mali, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyong pagsubaybay at patuloy nyong pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo sa Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito muli ang inyong WB hanggang sa muli nating pagkikita, mga kabalita.